Guys, hello! We are back again, so Crumb Vlog. So ngayon guys, itong video na gagawin natin, tips po ito para po sa mga breeder na kung paano mo malalaman yung sisi mo kung lalaki or babae. So ayan guys, tara, let's go. Pasensya nga muna pala kayo sa ano, sa nakikita nyo guys. Kasi gawa nitong hindi pa ako nag-ahit kasi nga pag hindi natatapos tong pandemic guys, hindi ako mag-aahit. So, ahaba to ng ganito. Kaya ipapariban ko na lang. So, ayun. So, ayun guys. Yan po yung ano natin. Yung pangalawang papisa po natin sa ating mga sisiw. So, ayun guys. Mga 2 weeks na po yung mga malalaki dyan. 2 weeks. Ayan. So, unang ginagawa ko guys, nilalagay ko muna sila sa ano, sa carton. Hindi ko na sila nilalagyan ng kanilang inahin. So yan na lang yung ginagawa ko sa carton muna hanggang sila ay maging medyo malakas na, sa tsaka ko sila nilipat dyan. Tsaka nilalagyan ko ng apa, yung ano ng ano, sa ano, sa palay. Yung pakpak sa palay. So ayan guys, ang bloodline nga pala niyan guys. Ayan. Tornado at saka Gilmore po 'yan. So ayan guys. So maliliksi po 'yun sila. Ayan, okay lang po yung ano. Yung iniinom pala nila guys, nilalagyan ko po 'yan ng sagupan. Yung powder po, yung ano, Selectrogen. Ayan. Ayan, Gilmore, Maclean, and Tornado. So, 3 cross na po yan guys, 3 cross. So, ngayon titingnan natin kung paano natin malalaman yung mga lalaki dyan o babae. Kasi, minsan nalilito tayo sa mga balahibo, kaya hindi tayo sigurado, lalaki ba o babae. Pero, ngayon guys, malalaman natin yan. So, tara, samahan nyo ako. Kumuha po tayo ng isang sisiw. So, ayan, 2 weeks na po yan. So, nakikita nyo. Hindi natin siya masyadong malalaman kung lalaki o babae kasi gawa nitong itong tulad nito. Yung balahibo na yan. Ayan. Pag maitim kasi guys, ang hirap nating malaman kung lalaki o babae kasi gawa na hindi talaga sila ano, no? So ngayon guys, ang ginagawa ko para sila ay malaman ko kung lalaki o babae. So ito lang gagawin ko guys. Kasi nalilito talaga ako dito. Gaganunin ko lang yung leg nila. Pero sila bibitin ganun. Ayun. Lalaki po yun guys. Lalaki po yun. Ito lalaki po ito guys. Kasi gawa ng gumaganun yung paa niya pag binibitin mo siya. Pataas yung leg niya. So guys, ngayon nahanap tayo ng ano. Ano guys, lagyan nyo ng ano. Yung forma niya, baka sabihin nyo na pinapalitan ko. So kukuha tayo ng isa, 6 po yun sila. So ngayon guys, isang itim na naman na sisiw natin. So baka sabihin nyo na binyo, parehas lang yun kanina. Iba na po yan guys. So nakikita nyo yung balahibo. Yung balahibo natin. Yung kanina, yung maitim, 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 maitim. At saka may puti talaga. Ito guys. So, listed talaga yan. Isang linyaan lang. Puti po siya. So hindi po ito. Ano, pero magkakapatid po ito guys sa kinuha ko kanina. So tingnan nyo guys. Tingnan natin kung lalaki ba o babae. Bibitahin, ayan. Ayan guys. Ayun. So nakikita nyo guys, gumagalaw siya, gumagalaw ganun yung paa niya. Ibig sabihin nun guys, lalaki po siya. So ayan. Makikita po natin talagang babae na po siya. Kasi nakikita nyo po yung ano niya dito, yung balahibo niya dito. Kaya nakikita nyo yung
nakakalibot talaga siya na sa panginahin. So guys, titingnan natin o yung bibitinin natin siya kung ano talaga. Kung lalaki ba talaga siya o babae. So ayan guys. Oh. So nakikita nyo, hindi siya gumaganon. So ibig sabihin nun, is babae. Oh my God! Dapat natin gawin para malaman po natin kung babae o lalaki po yung sisiyo natin. So kapag nalilito tayo sa balahin, gaganunin mo lang yung leg niya, saka malalaman mo na rin yan. Pag hindi siya gumagalaw, parang ano lang, parang yun, parang natutulog lang siya. Yun, ibig sabihin nun is babae po. So tatlo na po siya, tatlo na po yun. So may dalawa pa tayong ano, may dalawa pa tayong pula. So kung nakikita mo guys, itong sisiyo na to, iba kanina di ba? Yung dito na. So parang medyo lalaki siya. Saka malaki din. So tingin din natin. Kasi hindi rin ako sigurado. Kasi hindi talaga ako sigurado. So ayan. So di ba? Malaki siya pero babae. Hello! So babae po siya guys. So nakikita niyo pa babae na. So ayan guys. Ay po. Ayan, parang parehas lang din yung kanina. So nakikita niyo, pero magkaiba lang po yung paa nila kasi yung kanina medyo dark blue po yun. Ito parang green legs po siya. Parang namana ng ano nito, yung McLean. So McLean na ano. Dugo po. So ayan, so tingnan natin guys kung lalaki or babae ba. So ayan guys, lalaki po siya. Tatlo po yung dalawa po yung buyugin na lalaki natin. So ayan guys, nakikita nyo tatlo po yung lalaki natin, tatlo po din yung babae natin. So dalawa po yung sa buyugin natin na lalaki. So guys, ganun lang ano gawin nyo pag nalilito. Pag nalilito kayo, paano malaman ninyo ng maaga yung lalaki at babae yung mga aso. Ayan guys, so ganun lang po yung gagawin natin para po malaman po natin kung yung mga sisiyo natin, ilan yung lalaki or ilan yung babae. So yun lang po guys, tips lang po para po sa ating mga backyard breeder dyan. Yun po, nalalaman ko rin po yan sa mga sa matagal ko nang nagbe-breed. So may mga kaibigan din ako na nag-a-advise ng ganun kasi gawa ng siyempre pag mahilig ka talaga sa mga sa manok panabong, marami ka talagang kaibigan yan. So ayun, mga classmate mo sa sa sabungan. Ayan guys, thank you nga pala sa mga sumusuporta nito. Thank you nga pala sa palaging andyan yung mga ka-team natin. Ito nga pala guys, isa shout out ko nga pala ang lahat ng team na YT na sinalihan ko. Ayan, let's go. Thank you and God bless.